na si Butch Aquino, nandun na kami. Pero ewan ko, kaawa ng Diyos, hindi man ako napukpuk ng pulis. Gulat lang ako. Ha? Left and right. Si seminaryo, open ng mga ganyan. Mga iba, Padre Balun, yung komunista, nagbago buhay. Kaso pinatay din siya. Komunista din yung pumatay. So kung ano, yung mga millennials, yung source of information lang nila, nasa libro si Sular lang, eh ang author nung yan, eh mga dilawan, mga komunista din ang author. Saan kayo manonood, Idol Banda? Ha? Saan kayo banda? Sa 7 o sa 5? Cinema 5. Yan, Cinema 5. So ayan, thank you. Kaya sama na rin ako. Okay. Mamaya pa kaming papasok eh. Mamaya papasok nyo. Oo. Mamaya. Mag-enjoy na lang ako sa inyo, siyempre. Habang ano, gusto ko kakwento ko kayo eh. Ayan. Ayan, kakatapos lang. Kaya lang masabihin sa buti sa inyo. Kumusta po? Ay pa si Rami. Sir, ano masabing sa movie, sir? Nakaiyak. Naiyak sila. Sir, what can you say about the movie? Short message. Sariang naloko ang mga sabayan ng Pilipino sa ating lahat. Actually, dati, August 21 movement ako, member, sa Butsakino, sama-sama sa rally. Kasi naniwala na mga Aquino magkagaling, di ba? Then of the day, nagbago na ako noon, pero wala ba ito? Kasi siyempre nakita ko noong panahon ng mga Marcos, maraming nagawa, di ba? Kansada, airport, mga hydro, oo, di ba? Diyos ko po, na pagpalit nila ni Aquino, bumagsak lalo yung ekonomiya ng Pilipinas, tapos ang pagulo, puro komunista, yung parang ano tayo, we are being ruled by communists, mainstream media, oligarchs, mga pari naman, siguro, Santa Party doon na napaya kayo? Santa Party doon na napaya? Yung namatay si ano? Si Ferdinand Martes. Thank you so much, ma. Ano po misahin mo? Misahin sa mga hindi pa nagtanong. Manood ho kayo, napakaganda. Doon mo nalaman ang totoong istorya. Thank you. Ang pangyayari. Mas maganda po sana. Noong kay Duterte, mas maganda pa sana ngayon. Pero si Duterte maganda. Anong last na lang po? Direct-daring niya po. Direct-daring niya po. Ano yun? Ano po mas direct-daring niya po? Ano masasabi niya po? Saan? Sa director po ng movie. Alis naman. Maganda lang maging director. Okay naman lahat ang kanyang binoklam doon. Okay na, baka magkarang problema. ako pinuro nyo. Ayun, nanay ko, Aquino. Mag-Marcos ka na ulit. Sir, may kuha ka ba? May short message ka sa movie? Sir, short message lang. Ay, Papi Q. Ang nagpapag-labit ko si Papi Q tayo. Sa pagsak na ka, dahan-dahan tayo. Thank you so much, sir. Thank you so much po. Salamat. Sir, invite natin yung mga... Invite natin lahat na buong mundo, mga Pilipino, manood kayo, supportahan natin ang gobyerno ngayon. Tapos yung sunod, papalabas yung ano, di ba? Mabuhay, aloha, mabuhay. Diyos ko po. Maganda yan. Panorin din natin. Kaya mga Pilipino, mga asawa nila, kahit anong nationality, panorin natin lahat. Supportahan natin. Yung ako si Nino, at saka yung isa, uras sa Pilipino. Apo, wala ano na yata ang palabas. Wala na. Subigyan ka libre ticket, sir. Di pamigay na lang natin. Walang tatanggap, bilagay na natin sa basura. Kasi parang, di ba?
Kikita mo naman yung ako si Ninoy, ano bang napala mo doon? Puro... So, siya may nanood kasi isang kanina na interview ko isang lalaki at 10 madre. Oh. So, 11 silang nanood. Yeah, actually, sa seminaryo din ako. Galit ko sa seminaryo eh. Kaya marami sa aming mga seminarista, naging PA yung iba, mga matay. Kasi nga, na-infiltrate. Meron kaming, may seminaryo, may Ibon Foundation na magazine na, yun pala, hindi ko alam, komunista pala yun, di ba? Kalaban pala ng gobyerno eh. Kaya, sir, galing ka po sa ano sa seminaryo. Kasi meron po tayong ano no, meron lang ako itatanong kay sir kasi total guys seminaryo. Sir, kasi matagal na usapin na to na sinasabi ng CBCP or ang mga tao doon sa kaparehan at kamadrehan natin no, sa simbahan ay marami mediator ng ating gobyerno at sa mga kaliwang grupo. Marami nga kasi mga ano katulad namin nung kabataan pa namin. Siyempre, maniniwala tayo sa mainstream media dahil binabasa mainstream media, radio, TV. E ngayon, may social media na kaya naging aware tayo, di ba? E ngayon, kung problema lang yung mga pare, sa mainstream media pa rin sila maniniwala, di wala silang ano, choice. Di ba? Eh, mainstream media naman, di mo alam kung anong gusto nila, bumagsak bang Pilipinas, masinso, di ba? Hindi natin alam kung kalaban ba natin ang mainstream media eh. Masin sa mga Pilipino, hindi eh. Ngayon, yung mga religious organization, kung ang source of information nila, hindi kayo, hindi dahil lahat na nakikita kung ano lang, binabase lang sa mainstream media, TV at saka ano, yung mga printed na ano, mga bulletin, whatever, Philippine Star, wala. Kasi may mga kaibigan din ako na mga bispo eh. Kaya lang, ganun pa rin sila. Ang pag-aano, sabi nila, narratives, depende kung sino na nagkikwento. Maniniwala ka dito kasi narratives. Naniniwala ka dito kasi narratives. Kaya to be humble critical mind, panurin mo lahat. Ikaw ang source mo, mainstream media. Tapos ang source mo naman, social media lang. So kailangan basahin mo yung social media. Tapos basahin mo yung mainstream media para may you have the critical analysis. So yun lang ang masasabi ko. Kailangan mayro tayong critical. Ikaw mag-filter ngayon. Don't let your emotions judge. Di ba? Kailangan critical analysis. Kasi hindi naman lahat. Minsan sinasabi nila, TikTok daw, YouTube, puro mga ano, fake news. Di ba? Disinformation. Pero kung tukmain mo, ano ba nagawa dito? Di ba? So it's always based on performance. Yun sa akin, based on performance. So, sabi sila, ganito, sabi sila, pa-fact check mo ngayon kung totoo ba yung sinasabi niya, di ba? So nagkaroon, sir, ng transparency simula nung nagkaroon ng social media? Oo, double check natin kung tama ba yung sinasabi nila. Kasi at the end of the day, yung nilalakaran natin lahat yan. Kung sa aeroplano, mga airports, di ba? Kung sinuro po, gumagawa yan, di ba? Ako, member nga, senior na ako eh. August 21 movement, masali ako kay Butsakino. Pag nagra-rally kami, nagugulat ako na wala na si Butsakino, nandun na kami. Pero ewan ko, kaawa ng Diyos, hindi man ako napukpuk ng polis eh. Nagulat lang ako, ba't dinadaanan ako ng polis, yung ibang kasamahan namin, nahuli, napukpuk ng polis. Pero yun. Sir, mensahe sa mga kabataan, sir, para... Ayun, mga kabataan, siyempre, kailangan matuto tayo sa buhay na hindi tayo blindfolded sa nabasa natin sa libro. Kasi ako, nakabasa din ako ng libro, di ba? Left and right. Kasi, seminaryo, open yung mga ganyan. Mga, di ba, Padre Balun, yung komunista, nagbago buhay. Kaso, pinatay din siya. Komunista din yung pumatay. So, kung... ano, yung mga millennials, yung source of information lang nila, nasa libro sa sulat lang, ang author nung yan, mga dilawan, mga komunista din ang author, di, siyempre, yun din ang na-brainwash yan. O, di, kailangan kumpleto ang analysis mo. So, katulad sa Amerika, di ba? Pagka mainstream media ng Amerika, hindi mo pinapanood yung Korea, ano, yung Ukraine war, kala mo nananalo na yung US o NATO, whatever. Kaya kailangan malawak yung ano natin, information. You just don't rely on one source of information.
ang social media, kailangan isasalain din natin kung who is telling the truth. Yun. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, salamat. Thank you, sir. Thank you.